So yun, good morning. Medyo malambot yung gulong ng ating expander. Chinek natin, meron siyang tornilyo na nakabao, konting lumalambot. Susubukan natin magpalit. Isa-isayin natin kung paano yung steps para din sa mga hindi alam kung paano magpalit ng gulong. Ang mga steps na kailangan gawin pag nasa kalsada tayo ay humanap muna tayo ng safe na lugar para itabihin sa sasakyan. Pindutin natin yung hazard na senyales na merong problema yung sasakyan natin. Meron tayong early warning device, ilagay natin yan sa tabi ng ating sasakyan para hindi tayo mag-cause ng aksidente. Ito yung dahilan kung bakit tayo flat. Ito, yung tornilyo na to. Yeah. Saan natin yan? Ayun, shoutout 60 year. Ito yung mga pinamimigay nating long sleeve. At syempre ito yung langis na pinamimigay natin. So, dito sa side na ito ngayon, kita tayo na yan, spare tire. So, sisikwatin lang natin yan. Ito yung tornilyo para sa ating spare tire sa ilalim. So, meron tayong mga tools na magagamit dyan. Ito yung mga tools natin sa side. Sisikwatin din natin yan para mabuksan. Ito yung mga tools na kailangan natin. At ito yung jack. So, hindi siya basta-basta matatanggal. Naigpit siya. So, kailangan natin gawin. Gumamit tayo ng para lumagan. Isipatin lang natin siya ng paganito. Para lumuwag. So, lumuwag na siya. Ayan, nagagalaw na. Pwede natin siyang kunin. So, ito yung nalimasyon natin. At makikita naman natin meron siyang instruction para gamitin. So, punta tayo sa gulong. Bago natin siya i-duck o iangat, importante na luwagan na natin yung mga gulong para mas madali. Kasi kung nakaangat na siya, saka natin luluwagan. Sasamang iikot yung gulong. So, kung nakababa siya na ganyan, kukontra. Diba? So, ang gagawin lang natin, sasalpak natin ito dito. Ganyan. Tapos kung maigpit, tayo ng kamay. So, kailangan natin aparan. So, lahat yan, luluwagan na natin. So same lang doon sa lahat. Malubog na siya. So ayun, kailangan na natin tanggalin yung spare tire. Gamit tayo na ito. Sa una, medyo masikip at mahirap tanggalin, pero kailangan natin tiyagain. Lumubog na siya, kumaba na. Magagawin natin, iaangat lang natin to para matanggal natin. So ayun, tanggal na. O ayun, dumi. Ugasan muna natin, saka natin palis. So ayun, ugasan na natin. Makintab na, malinis na. Ngayon, lalagyan na natin yung jack. Dito sa instruction, yun papasok tayo sa ilalim. Titingnan natin kung saan yung pwede pagkabitan nito. Dito natin lalagay sa may pagitan ng dalawang uka na to. At mukhang ito naman yung talagang patungan niya kasi meron siyang patibay nakadikit. So dyan natin siya ilalagay. Pag maigpit na, unti-unti na siya umaangat. Kailangan naman din siyang gamitan ng pangkalawit ng ikot dito dahil tumitigas na. At abang iniikot natin siya, makikita natin ang unti-unti na umaangat yung gulong. Ipitan yung todo, yung mount sa kabilaan ng pag-iipit natin para makita natin yung tamang sikip. Okay, balik na natin. Tapos na, kapanan natin yung jack. Tapos sunod, balik na natin yung gulong sa likod. Then okay na. Pag babalik, ganun lang din ulit. Babalik natin dun sa tray. Then iaakot natin ng ganun. Tatabit natin dito. At muli natin iigpitan. Let's go!
Benguet Province. Welcome. Picture. Okay, okay. Let's go. Dadaan pa rin yun. Yun lang. Sarado dito ah. Bagsak daw yung kalsada kanina umaga lang. Kaya kahit daw residente, nahirapan daw. So kailangan natin bumalik. Head northeast. Yung problema.